Hey guys, good day. This is Inday Kweng Kweng and welcome back to my YouTube channel. And so for today's video, I am going to discuss to you about these patches. The Evra Transdermal Patch. So, alam ko po yung iba sa inyo wala pang idea kung para ano ito at para saan ito. Kasi usually yung ginagamit nating contraceptives is pills and kung ano pa mga IUD. But yes, you heard it right. This is a contraceptive. A hormonal contraceptive. Yes. So, before kayo gumamit na kung ano-ano, it is better to consult your doctors because health is wealth. Kasi, i-share ko lang naman yung about sa contraceptive na ito. Patch lang siya, ididikit mo lang siya sa ano niya, pero marami pa kayong dapat malaman bago kayo gumamit ng patches na ito. Alright! So, ayun na nga. Gaya ng sinasabi ko, kailangan muna natin kumonsulta sa ating mga doktor bago tayo gumamit ng kung ano-ano sa katawan natin or yung mga contraceptives na yan. Okay? Iuulit ko lang sa inyo para at least, diba, na kung mag-absorb talaga sa sarili natin na kailangan muna natin kumonsulta. And so, ayan. Ang Evra, guys, it is used to prevent pregnancy. Yes. Parang maihahalin tulad natin siya talaga sa pills. Kaso ito lang, ang kaibahan nito is hindi mo siya araw-araw na tinitake. Which is, ang gagawin mo dito is weekly mo lang, maglalagay ka lang sa ano mo, tapos weekly mo siyang i-change. Okay? So, i-explain ko yan sa inyo later. Ayan. So, guys, i-explain ko muna kung ano yung mga sakit na hindi ka pwedeng gumamit nito kung meron kang, for example, blood clot, pulmonary, mga pulmonya, o mga proteinase deficiency, heart attack, or stroke, chest, or mga chest pain, severe diabetes with blood clot damage, so yung high blood, yung may mga allergy, saka sa, yung may mga breast cancer, or cervix, or vagina cancer, mga ganon, yung migraine, or tumor, saka yung may mga ano, naghindi nag-function yung liver or may vagina bleeding kayo. So, example lang yun sa mga, so dapat hindi ka gumamit talaga ng Evra patches kasi may cause siya na baka mas lalong lumala yung ano. So, that's why it's better to consult your doctor again. So, guys, marami pa kayong dapat malaman. So, pag, just for example, bibili kayo, marami kayong mababasa dito na dapat nyo pa talagang malaman. So, hindi ko muna siya lalahatin ngayon. So, yung isa pang iano ko kung paano siya gamitin, guys. So, nauna na yung bawal. Hindi pwede. Yung kunyari, may mga sakit kang ganito. Just for example, mga cancer. So, bawal siya. Hindi ka pwedeng gumamit niyan. Ayun, itong patch na ito. Ayan. Kung may mga bleeding ka, may mga vaginal bleeding ka. So, ngayon, i-discuss ko na naman kung paano siya gamitin. Okay? So, ayan, ituturo ko na sa inyo. Important information to follow when using the patch. So, first, change Evra on the same time of each week. This is because it is designed to work over 7 days. So, ibig sabihin, 1 week lang talaga ang bisa ng isang patch. Alright? 1 week lang. So, for example, naglagay ka ng Sunday at 2 p.m. So, dapat next week, Sunday at 2 p.m., kailangan mo siyang palitan. Ganun! Okay, let's proceed. Never go without wearing a patch for more than 7 days in a row. So, huwag na huwag talagang kalimutang maglagay ng patch sa loob ng 7 days. Only wear one patch at a time. So, hindi siya pwedeng magdubli ka magsuot ng dalawang patches. Should be one at a time. Okay? Do not cut or tamper with the patch in any way. So, kailangan hindi talaga siya malukot, hindi siya matear, or maano ba, maganyan. For example na lang. Example lang to kayo. So, ayan. Ganyan kasi itsura niya sa loob. So, hindi talaga siya pwede maputol yung surface ng ano niya. Ito, oh. Ayan. So, hindi mo pwede siyang punitin. Okay? Do not put the patch on skin that is red or irritated. So, kung nangangati yung ating mga skin, wag mong ilagay dyan. Baka may tendency na mas lalong
tumaas ang the possibility, char, na mas lalong kumate or ma-irritate yung skin mo. Okay, let's proceed. Do not put the patch on the skin that's red or irritated. Ulit. To work properly, the patch must stick firmly to your skin. So, dapat talaga nakadikit siya ng maayos sa ating mga balat. Alright. Press the patch down firmly until the edge stick well. So, kailangan i-press siya, i-press. Mamaya, I will show you guys, okay? Kung paano talaga ang proper na paglagay ng Ortho Airbrush Patch. Do not use creams, oil, lotion, powder, or makeup on the skin where you are placing patch or near patch you are wearing. They may make the patch come loose. So, ibig sabihin guys, kung saan ka maglalagay, just for example dito, kasi pwede naman dito, huwag kang maglagay dyan ng oil or lotion or any. Dapat talaga clean siya, malinis guys. Hindi pwede yung oily. Dapat nakadikit ng maayos yung patch ating mga balat. Ganun. Do not put a new patch on the same area of the skin as old patch. So, ibig sabihin, kung naglagay ka, kunyari sa puson mo, kasi pwede naman sa puson, pwede naman, huwag mong ilagay din yun kung saan mo nilagyan. Ilipat mo ulit sa ibang portion ng area ng ano mo, ng puson mo. Okay? Did you get it, guys? Okay, proceed. Do not put a new patch on the same area. Ulit again. If you do, you are more likely to cause irritation, which is true naman talaga. Kung paulit-ulit mo lalagyan ang area na yun, talagang may tendency na mga ngati talaga siya, hindi na makabreath yung skin mo. So, it's better to ilipat mo siya ng area. Alright? Check each day to make sure the patch has not fallen off. So, daily mo talaga siyang i-check, guys. Daily mo talaga siyang i-follow up kung nakadikit ka ba ang patch sa iyong skin. Keep using the patches even if you do not have sex very often. So, kahit wala kayong contact ng asawa mo, dapat talagang naisuot mo pa rin yung patches kahit wala kayong contact. Alam niyo na yon. So, uulitin ko. Keep using the patches even if you do not have sex very often. Alright? Okay. Now, I will show you guys how to use the patch. Okay? Ide-demo ko. Mayot, ide-demo ko. Learn! So, ayan. Ipi-flex ko lang pala, guys. Ayan. So, ito, pwede dito sa ano, dito sa taas ng arm mo. Ganun. Pwede din dito sa may pitan mo. Pwede din sa puson. So, yan ang tatlong, apat na portion pala kung saan mo siya pwede ilagay. Nakita nyo naman yung body, diba? Dito yung mga naka-circle na yan. So, okay. Proceed. And, so, ayan. Let us proceed. Proceed. If this is the first time you are using Evra, wait until the day you get your menstrual period. So, just for example, today, pag binatnan ka today, so before 24 hours ni kapaglagay ka na ng Ortho Evra sa skin mo, nakapagdikit ka na. Okay, apply your first patch during the first 24 hours of your period. If the patch is put on after the first day of your period, use a non-hormonal contraceptive until day 8. So, just for example, naglagay ka ngayon ng patch, no? Naglagay ka ng patch. So, it's better, after that, gumamit muna kayo ng non-hormonal contraceptive. Just for example, is condom. Condom, okay? Not condominium, condom. Kalaw naman, expert eh. Tatawa talaga ako. The day you apply your first patch will be day 1. Your patch change day will be on this day of the week, every week. So, just for example, naglagay ka ng Sunday at 2 p.m. So, next Friday ulit. I-change mo yung patch mo. Okay? Choose a place in your body to put the patch. So, you should choose. Pwede sa puson, pwede dito, at pwede dito sa likod. Parang sa may pitan. Parang ibabaw ba? Sa ibabaw. Ganon. Of course, ito pa. Never put the patch on your breast. Huwag na huwag kayong maglalagay dito sa banda. Sa dibdib. Okay, girls, it's a big no. Okay, let us proceed. Using your finger, open the foil sachet. So just for example, this one. Right, I am going to open. Okay, using your finger, open the foil sachet, open it by tearing it along the edge. Do not use scissor. So, wag kayong gumamit ng gunting. Kasi nga, hindi pwedeng maputol yung nasa loob. Papakita ko sa inyo, okay? Ganyan. Ganyan, itsura niya ganyan. Dapat slowly lang. Ganyan na. Yan talaga ang pinaka-iingatan mo na hindi siya pwedeng maputol
or malukot-lukot, na ano siya, matirba, mapunit. That's it. Firmly grasp a corner of the pouch and gently take it from the sachet. So, dahan-dahan natin yung corner niya, guys. Ito yung corner na sinasabi ba yun? Ganun. Dito. Very carefully talaga. Dapat maingat tayo, guys. Dapat maingat. Very, very slowly. So, ayan, nakuha na natin. So, ito hindi itong didikit, ha? Hindi itong didikit. Yung nandito, ito yung may protective na, ano, yung may plastic, di ba? So, okay. Oh, there is a clear protective covering on the pouch. So, which is ito yung, ano, ito yung mini-min dito yung protective shield. And so, sometimes pouches can stick on the other side of the sachet, be careful not to accidentally remove the clear covering as you remove the patch. Okay? So, dapat talaga maingat tayo sa pag-remove natin. Then, peel away half of the clear protective covering. See the picture, try not to touch the sticky surface. So, kailangan talaga yung sticky surface, try talaga nating hindi siya mahawakan kasi nga nandito yung gamot. Alright, nandyan yung ano, hormonal contraceptive, nandito yung gamot niya. So put the patch on your skin, then take off the other half of the covering, press down firmly on the patch with the palm of your hand for 10 seconds. So ibig sabihin guys, I will show you guys. Just for example, i-remove na muna yung kalahati, guys. Ay, ito pala. Okay. Have you seen it? Oh, natanggal na siya, guys. So, ganyan. Dikit mo lang maayos. So, gaya ng sinabi ko, wag maglagay ng lotion. Kung maraming buhok, i-shave. Kailangan talaga walang lotion na nakalagay kung ano-ano pa dyan. Alright? Para dumikit ng maayos. Ayan. Nakadikit na siya, guys, diba? So, it's going to... Ayan. I-press natin ng bonggang-bonggang-bongga. So, ganon ang pagkakadikit niya. Pwede niyo siyang ilagay dito. Pwede dito sa, ano, sa ibabaw ng inyong mga pets. At pwede din sa may bandang puson. So, nakalagay dito. Press down firmly on the patch with the palm of your hand for 10 seconds. So, let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Charan! So, ayan. Nakakabit na ang ating patches. Alright. And so, ayun nga, guys. After 1 week, so, it's time to change again your patch. So, maglagay ka agad ng panibagong patch. Kasi this is 3 eh. Tatlo ito. On day 15, week 3, take off the used patch, put another new one. So again, ganun pa rin ang ano, ganun pa din ang cycle niya. So after 1 week again, change mo na naman. This makes a total of 3 weeks with the patches. To help stop irritation, do not put the new patch on exactly the same area of your skin as your last patch. So, gets you guys? So, para daw hindi kayo mairita, huwag kayong maglagay ng patch kung saan naglagay din kayo nung nakaraan para hindi ma-irritate yung skin nyo. So, transfer nyo na lang sa ibang part ng body nyo. Puson, dito sa may butt nyo, sa taas, tapos dito sa dito na part. You should have your period during this time. So, do not wear a patch on week 4. Pag natapos niyo na yung tatlong patches, wag na kayong magsuot ulit ng panibago. So, antayin niyo na yung red days niyo. Red. Tama ba? O yung menstruation niyo. Antayin niyo na doon. Do not wear a patch on week 4. Day 22 through day 28. So, from 22 to 28, huwag kayong magsusuot ng patches na kasi it should be your red days. Red. Okay? Red. You should have your period during this time. So,
During this week, you are protected from getting pregnant only if you start your next patch on time. So, dapat talaga, ano tayo, yung consistent ba? Consistent yung paglagay natin every week. So, after patapos nyo yan, so, save na kayo sa pregnancy that time. Parang pills nga lang din. For your next 4-week cycle, put a new patch on your normal patch change day. So, the day after day 28, do this no matter when your period begins or ends. Okay? So, gawin nyo talaga to kahit anong mangyari kung magsisimula pa lang o patapos na ang inyong regla. So, that's it for now. Yan muna ang maiaano ko. So, sa mga interested pa dyan, mag-comment lang kayo or may mga question kayo, mag-comment lang kayo below at aanuhin ko, sasagutin ko yung mga questions nyo. Comment cycle. Okay. Dito na tayo. Every activities while using patches. So, dapat malaman nyo din pala ito. Normal activities such as having a bath or shower using a sauna and exercising should not affect how well patch works. Okay? So, kung maliligo tayo, dapat nyo din itong malaman. Baka may mga question. Paano kung maliligo ako, sister? So, ano siya? Hindi siya makaka-affect talaga. So, dapat ikabit nyo lang siya ng maayos and it will never affect your patch. So, kahit nag-exercise ka, it should not affect how well the patch works. The patch is designed to stay in a place during these types of activities. However, you should check the patch has not fallen off after doing this activity. So, kailangan after nyo maligo or mag-exercise, it should be na i-check nyo yung patches nyo kung matanggal na ba or what. Dapat i-follow up nyo din talaga siya. So, if you have trouble remembering to change your patch, talk to your doctor. So, kung may nakalimutan nyo, it's better to consult your doctor. Punta kayo sa mga OB nyo, pharmacist or nurse. He or she may be able to make patch changing easier for you. He or she may also talk about whether you need to use another method of contraception. So, possible side effects. We have a possible side effects pag gumagamit ka ng Evra. Like all medicine, this medicine can cause side effects. Although not everybody gets them, if you get any side effect, particularly if severe persistent or have any change to your health that you think may be due to Evra, please talk to your doctor. So, feeling nyo, may nararamdaman ng kayong kakaiba simula nang gumamit kayo ng Evra, it's better again to talk to your doctor. Yun talaga ang pinaka-importante, guys. Very common side effects. May affect more than one. And sa 10 babae, may isang naapektuhan talaga. Headache, nausea, breast tenderness. Common side effects. May affect up to 1 or 10 women. Vaginal yeast infection, sometimes called thrush. Mood problems such as depression, change in mood or mood swings, anxiety or crying, dizziness, migraine, stomach ache or bloating, vomiting or diarrhea, acne, skin rash, skin itching or skin irritation, muscle spasms, breast problems such as pain, enlargement or lumps in the breast, changes in menstrual bleeding pattern, uterine cramps, painful periods, vaginal discharge, problems where patch has been on the skin such as redness or irritation, itching or rash, yung pangangate or allergy ng mga skin natin, feeling tired or generally unwell, weight gain. So, pwede ka rin mag-gain ng timbang habang gumagamit ka ng Evra. Uncommon side effects may affect to 1 to 100 women. Allergic reaction, hives, swelling due to water retention in body, high levels of fats in blood such as cholesterol, ganun, problems in sleeping or insomnia, less interest in sex, eczema, redness in the skin, abnormal breast milk production, premenstrual syndrome, vaginal dryness, other problems where the patch has been on the skin or swelling. Swelling, high blood pressure or raised blood pressure, increased appetite. So, baka, so yung, ano dito yung, pag palagi kang kumakain, kasi minsan, hiyang ka, diba? Maano ka sa pagkain, kaya yun, lumalaki ka. So, yun lang muna, guys. Next time ulit, ulit sa inyo. So, much better na mag-leave kayo ng comment sa baba. Okay? Para next episode or next upload ko na naman. Kung may mga tanong kayo dyan, mag-leave kayo ng comment.
Mababasa ko yan lahat. And thank you for watching, guys. I love you all. God is good all the time. Mwah, 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 chup, chup, chup. From Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.